Day 15 of the 27-inch challenge. Tingnan natin ang weight. I lost almost 4 pounds. So, waist today is nasa 28.2.5 na agad. What's up, guys? Sabi ko sa inyo eh, hindi ganon kadaling mawala ang progress. Imagine, it is just one day of moderate dieting day. Okay, I hit kahapon mga 1,800 calories kahapon after a training day. Then boom, my weight got back to mga nasa 150 range. And then my waist, nabawasan agad ako ng kalahating inch sa waist ko. So, see in the next few days kung ano pa mangyayari. Okay. A point lang dito, hindi nga ganun kabilis mawala ang progress. If you go over your calories one day, don't be guilty. Because maliit na parte lang doon ng fat gain. Okay? For example, in my case, siguro ang mga nag-gain ko lang doon, pinaka-maximum na mga 0.2 pounds of fat. Okay? And ang talino yung tanggalin in 3 days, 4 days, 5 days of consistent diet. So, and plus points pa kasi, kaya kong mag-indulge sa diet ko, kaya kong kumain ng marami sa diet ko ng walang worries. Okay? So, flexibility, guys. Flexibility is one of the most important aspects kung gusto mo talagang ma-maintain yung result ng fat loss mo. Okay? Hello, check this out. One of the best things para malaman mo kung paano gumagana yung katawan mo is to track progress. Okay? For example, tingnan mo to. This is 2018. Lahat nakalagay dyan. Weight projection, ilan ng calories, ilan ng weight na nabawas. Lahat yan meron. Okay. So, hindi ka pwedeng mag-rely sa mga calculators and mga tips online. Kasi iba-iba naman tayo ng katawan. Very individual yan. Okay. Ganyan talaga kapag ka may gusto kang kuning progress, kailangan tinatrack mo siya. Okay, so i-update ko lang to, kaya nilabas ko eto pa, oh. Checkpoints March, January, and February, dami. Mga techniques. Nandiyan lahat. Para focused ka. Check this out. Bumili ako ng, para sa akin, the best caloric friendly cereal sa Pilipinas. Choco Flakes. Oishi. Kasi kalimitan ng cereal sa Pilipinas, mataas sa fat content. Pero tinan mo to, okay, hindi nagpo-focus eh, zero fat ang content niya. Tapos meron siyang 24 grams of carbohydrates, 2 grams of protein, tapos 110 calories lang kung buong ito. Ay hindi, 110 calories per 30 grams. 22 grams lang to. So, mga 90 calories lang to. Pero may cereal ka na. Okay. So, best source of carbs para sa akin kasi masarap siya.
Kasi kalimitan ng mga nilulong fat nilang pagkain, pagka talagang tinanggal mo yung fat, hindi talaga masarap. Pero para tong Choco Crunch eh, lasa niya. So definitely try this. Nakakabili nito ng ano eh, ng malalaki, malakihan sa mga supermarkets. I think Pure Gold nagbibenta sila nito. Galing ng Uishi kasi calorie friendly yung mga ano nila, yung mga products nila. Meron pa silang isa eh, chicharon. Uishi ba 'yon? Ma? Yung baked porky chops. Uishi 'yon. Ano ko Uishi 'yon eh, yung baked porky chops na kulay blue tsaka kulay red. I recommend yung blue kasi mas masarap siya kaysa dun sa red. Low calorie chicharon. Ano lang, tas ang taas ng protein, 22 grams ang protein nun per serving. So check nyo yun. Kaya lang ang problema lang dito, hindi ito nakakapuno kasi mababa lang ang fiber niya. So make sure, make sure sasamahan mo siya ng medyo may fiber. Okay, for example, kinain mo yung baked porky chops ng Uishi. Kailangan i-pair mo yun with gulay kasi may fiber yung gulay. Kasi kapag kinain mo lang ng yun lang, hindi ka rin mabubusog. Okay, although less calories siya sa regular chicharon, pero hindi ka rin mabubusog. Okay, ito, para maging complete meal to, wala siyang masyadong fiber, 0 grams nga ang fiber niya. Okay, gagawin ko, prepare ko siya dun sa My Smart Foods, My Smart Shake. Okay, so para ka talaga kumakain ng cereal. O, diba? That's how calories work. Okay, hindi siya komplikado. Kailangan mo lang balansehin. Balancing act ang calories. Ang tawag nila dito, IIFYM, if it fits your macros. So kung fit siya sa macronutrients mo, go. Okay, kung balansyado ang laman niya, go. Basta balance yung meal mo. Okay? So, balance. Try this. By the way, hindi ako sponsored ng Uishi. Kaya kung meron kang kakilala sa Uishi, alam mo na, sponsor me. Pinopromote ko yung product nyo nung walang bayad eh. Pero masarap to. Promise. Choco Flakes. Lasa siyang Choco Crunch. Pero less calories. Kaya huwag kang kakain ng Choco Crunch. First meal of the day while listening to the word. So my smart, 2 scoops, then 1 scoop ng Nesquik, and then of course this is only 150 calories, dalawa na nito. So tinan mo. Ang total nito 325 calories lang. So kahit mababa yung calories mo, kaya mo pa rin maging creative. Kaya mo pa rin kumain ng mga ganito. Basta creative ka lang. And syempre, makakatulong din kung meron kang mga products na kagaya ng MySmart.
Okay, my smart is high in fiber, low in fats, low in carbs, high in proteins. So, kaya ko magsingit ng high in carbs, pero low fat din to. So, tingnan mo. Okay, so, let's eat. Mula ngayon, ito na magiging first meal. Sarap! Ah, cereal. You can eat cereal and still lose fat every day. Nakakapuno na yung Shred Smart. Yung Shred Smart. Yung My Smart. Tapos may cereal pa. Nakakabusog talaga. Grabe guys. I'm surprised na sobrang nakakapuno, nakakabusog yun. Para mas nakakabusog pa. Kaya lang, sakit na ng tiyan ko eh. Bigat, bigat sa tiyan. Inom ako ng tubig. Yun ang isang maganda kapag punong-puno ng fiber yung kinain mo. Nakakabusog talaga. So, mga more than, siguro, mga 12 grams of fiber yun. Parang kumain ng ilang cups na ulam. So, inom tayo. Yeah! Okay, this is 2 meals a day. Last meal of the day, hot dogs, bad foods, fatty foods, dirty foods, I don't care. Bad foods. And some kinatatakutang kanin. Okay, boom, let's eat. That meal is hit the spot. Sarap, grabe. It's plain, simple, pero sobrang tasty, sobrang sarap niya. So, why did I eat bad foods this night? Probably alam niyo na. That's my challenge. This is what the 27-inch challenge aims to eat the bad foods and still lose the 1 inch, the last 1 inch. So kaya I let myself na kumain, kaya ako kumain ng bad foods kasi I had the good stuff, which is the fiber, the protein, and fiber, the protein, the water, all of that basics. Nakuha ko na kanina, dun sa meal ko kanina na cereal. So, parang ang weird pakinggan, cereal, tapos nakuha mo yung basics. So, dahil yun dun sa My Smart Foods, okay? So, yeah. Health is all about balance. Okay, this is all about balance, dahil sinabi ko kanina. Okay. I ate that because I had my fiber, I had my protein kanina. So, yung hotdog, high in fat, probably low in, probably may konting carbohydrates, tapos medyo mababa lang yung protein.
pero kumain ako kanina, mababa ang fiber. Pero kumain ako kanina ng mataas sa fiber, mataas sa protein, mababa sa carbs, mababa sa fats. So, I have calories left. Boom! Alam nyo na, after the last meal of the day, we have some micros. And I normally drink mga 4 tabs a day. So meaning 4 tabs nito, 4 tabs nito. So that's the optimal dosage of USANA essentials. So it's only mga 60 pesos. Okay, kung nakakapag-load ka, afford mo to. Okay? So yung itsura niya, USANA essentials, minsan nagdadagdag pa ako. For example, I need more recovery. I add calcium for the muscles and some fish oil, some liver supplement or digestive. Paghirap akong matunawan. Pero dahil may MySmart na mataas ang fiber, so okay na muna ito ngayon. Yeah! Wala akong tubig. Isang puno ng tubig. Remember, when you have to restrict your calories, kailangan mong i-expand ang stomach mo as much as possible para mag-signal itong stomach mo sa brain, which is ito yung second brain, ito yung first brain, na puno ka na. Okay, you don't need to eat. So, I always drink a lot of water. Tinan mo yung size nito. Halos kasing laki ng forearm ko. So, I aim to drink sa fasted state ng mga 4 to 5 nito. Para lagi akong puno. Kaya sa diet na to, sa buong diet ko simula January, hindi ako nakakaramdam ng gutom kasi I drink a lot of H2O. Okay, hope you apply this and see you on this tip of the day. So we're going to talk about lesson 1 on the Pinoy Fatloss page. Yeah, let's go! So lesson 1, ang title niya, ang binigay kong title, Paano ba ako papayat talaga? Okay, or paano ba ako maglulose talaga ng body fat na yan? Okay, so that's lesson 1. So ngayon, yung first paragraph dito, bakit body fat muna ang unahin? Okay? Girls, wala akong problema dito eh. Kasi yan na naman talagang priority ng most na babae. Ay, gusto kong mawala yun dito ko, yung arm fat, okay, yung lumululoy na nataba dyan, or gusto kong mawala yung chan ko, lumaki yung hips ko. Wala akong problema sa babae. Pero for guys, masyadong obsessed sa pagbibuild ng muscle agad-agad. Okay? For example, ang taas pa ng body fat percentage, nagre-request na agad, uy, anong pagpalaki ng braso, anong pagpalaki nito? Okay? So, changing your body fat, sabi nga dito, kung gusto mo ng mas malapad na shoulders, paliitin mo ang waist mo. Okay? Kasi visually, kapag malaki ang waist mo, okay, tapos ito, nandito ang shoulders mo, nandito rin ang waist mo, hindi mo nakikreate yung V. Okay? Ngayon, kapag ka pinaliit mo yung waist mo, visually, pagka tinignan ka, parang lumapad bigla ngayon yung shoulder mo. Okay, kasi lumiit yung waist mo. Okay, for example, me, I lost about 25 pounds of fat. Okay, lumiit ng konti yung shoulder yung shoulder circumference, yung lapad niyan. Pero mas lumiit yung waist ko ngayon kumpara dati. My waist dati is mga nasa almost 34 inches. I am now 27.5, 28. Okay? Ang shoulders ko noon 50.
Okay, ngayon ang shoulders ko na lang 49. Okay? Pero pag pinagtabi mo yung parehas na picture, kahit pa mas malakas ako dito sa kabilang picture, ganun pa rin, mas visually appealing. Okay? Ngayon, sabi nga dito, pati na rin ang size ng mukha, tanggalin mo ang double chin na yan. Kasi pag masyadong malaki yung mukha mo, yung shoulder size mo rin, magmumukhang maliit. So, na-gets mo, ang point lang dito is proportion. Okay? Kailangan, alam mo yung konsepto ng proportion kasi hindi naman laging palakihan yan. Okay? Pagandahan yan ng kung pantay ba yung, kung for example, pantay ba ang size ng neck mo sa arms mo? Okay? Gano'n ba kalaki yung waist mo compare sa height mo? Okay? That's the point. And, kung natural ka at hindi ka naka-steroids, hindi rin naman ganun, hindi ka ganun kabilis mag-gain ng muscle. Okay? Sabi nga eh, you can lose 15 pounds of fat in 15 weeks. Okay? But you cannot gain 15 pounds of muscle in 15 weeks. Okay? Mga 15 months, tsaka mo makikita. Ganun kabagal ang pagbibuild ng muscle kapag ka nasanay ka na, intermediate ka na, or beginner mabilis, pero mga 6 months lang yon. Pero pagka from stage intermediate pataas, aabuti na yun ng years bago mo makita yung talagang visual progress. Talagang kitang-kita na talaga. Okay? It takes time to build strength, it also takes time to build muscle. Kaya dapat body fat muna ang unahin. Okay? One example dito, yung isa kong client, si Simone Fitness on Instagram. Follow nyo siya. Okay. Ang laki ng difference kasi dati puro cardio lang yung ginagawa niya. Puro cardio and eating clean. Mga boiled chicken, mga broccoli, kung ano-ano, mga walang lasang pagkain. Ngayon, sabi ko sa kanya, importante dyan, kailangan natin i-shift yung katawan mo. We have to build muscle. Okay? We will discuss that on another topic. Pero tingnan mo yung difference. No? Ang nawala sa kanya, this is just only a 3-inch difference. Okay? This is mga 15 pounds of fat. Pero tingnan mo yung difference ng katawan niya. Ano mas maganda? Left, right. Okay, ito naman si Chris Elkins. Isa rin sa mga friend ko sa ano. Hindi ko siya client, pero isa sa mga kumbaga pina-follow ko sa Instagram. Sabi niya dito, sa picture niya sa left, hindi masyadong ano, hindi masyadong kumbaga, mas malakas pa siya sa picture niya sa right. Pero tinan mo, alin ang mas malaki tignan? Alin ang mas malakas tignan? Okay, yan ang nagagawa ng body fat. Okay, instead of magmukhang boobs yung chest niya, ngayon nagmukhang armor dun sa kabila. Nagmukhang breastplate na armor. Okay, yung arms niya kaysa maging smooth and parang mataba lang, tinan mo sa kabila parang ano, para talagang malakas talaga yung arms niya. Malakas yung appeal, kumbaga. So, yan ang nagagawa ng body fat. Okay? So, sabi nga, if you want to look like nag-gain ka ng 10 pounds of muscle, lose 10 pounds of fat. If you want to look like you gain 10 pounds of muscle, lose 10 pounds of fat. Okay? Yun yung magandang, it's a good way to put to summarize everything. Body fat. Sabi ko nga sa intro kanina, it all boils down to one simple concept. Okay? Eat less than you burn in a day. Fat loss ay magiging automatic. Okay? Yun ang concept noon. So paano ka talaga papayat? Calories. You have to learn calories. Yan yung isang pinaka nire-regret ko na hindi ko natutunan nung bata pa ako. Okay? I think most schools dapat tinuturo na tong concept ng calories. Okay? Ang pinagtatao ko lang, kapag
ang sinasabi pa ng karamihan, more on restriction. Okay? So, alimbawa, ito, bawal sugars, bawal rice, bawal milk, bawal prito, bawal meat, bawal soft drinks, bawal chips, lahat na bawal. Okay? Pinakamatindi, hindi mo kailangan bilangin. Okay, tanggalin mo lang itong ganito. Okay, which is absurd. Ano ba yung calories na yan? Bakit importante yan? Okay, calories ang energy na nasa pagkain. Okay, unit siya of counting. Okay, for example, centimeters, inches. Okay, parang ganun ang calories. Okay, parang way siya ng pagbibilang ng energy na nasa pagkain. Okay, lahat tayo merong na-maintain na energy. Meron tayong kailangang energy araw-araw para ma-maintain yung body weight natin. Ang tawag doon is TDEE or yung maintenance calories mo. Okay, ngayon, pag nalaman mo yon, for example, itong maintenance mo, okay, mine is 2,200 ngayon, dati 2,500, nung malaki pa ako. Okay, the bigger you are, the more calories you burn. The smaller you are, the less calories you burn. Kaya, mas madami typically kumain ng lalaki kaysa babae. Okay, kaya maraming, huwag ka magtataka bakit medyo dumadami ang matatabang Pinay. Kasi sinasabay nila yung kain ng mga Pinoy na asawa nila or kapatid nila na lalaki. Okay? Women typically need less calories than men kasi mas maliit sila. Okay? This is the physics to. So, wala ka na magagawa dyan. Okay? So, ako dati, nung mabigat pa ako, nasa 175, ang ano ko nun, ang maintenance ko nun, nasa 2,550 calories. Okay. Ang ginawa ko lang, kumain lang ako ng mas mababa doon. Okay, nalus ko na yung fat. Ganun lang kasimple. Okay, hindi naman komplikado. Okay, kaya nga kung makikita mo, kaya kalimutan mo na yung mga clean eating, mga healthy eating, mga organic, bawal ang prito, bawal ang oil, bawal ang butter, bawal ang mantika, bawal ang carbs. Okay, maraming Pinoy na nagda-diet takot sa kanin. Okay, I don't see the point bakit ganun. Okay, so if you follow me on social media, I enjoy a lot sa pagkain ko. Okay, I lost the 25 pounds while enjoying my diet. Hindi ko nga ramdam na diet eh. I lost 4 inches of my waistline, mga 20 to 25. Ngayon, 25 pounds of fat na siya. Ngayon, ang maganda doon, kasi tinan mo ha, marami namang, pwede ka namang mag-lose ng fat eh. Marami na nakakagawa niyan eh. Marami na nag-lose ng weight. Kaya lang, the problem is, they don't enjoy it. Ano mas gusto mo? Ano mas pipiliin mo? May nag-i-enjoy ka, pero nag-lose ka pa rin, o hindi ka nag-i-enjoy? Okay? So, nakakita ko ng paraan na perfect sa lifestyle ko. Okay, kasi alam ko ang concept ng calories. Okay, I lost the 25 pounds of fat. Okay, nang ganun. So, papakita ko sa iyo kung paano. So, ang goal ng fat loss series na to is for you to be aware. Okay, awareness lang ang kailangan mo para ma-enjoy mo yung fat loss mo. Okay, so the first thing na kailangan maging aware is calories. Okay, calories in versus calories out. Okay, energy in versus energy out. Energy in yung kinakain mo. Energy out kapag gumagalaw ka. So, maraming diet books, okay, na bumibenta dito. Sinasabi nila, oh, hindi naman, calories don't matter. Hindi naman kailangan mo magbilang ng calories. Pero pakakainin ka nila ng mga pagkain na mabababa sa calories. For example na lang, oh, yung sikat ngayong keto diet, ketogenic diet. Okay? Where you eliminate the carbs. All. As in, zero carbs.
Pero pwede ka sa lechon, pwede ka sa chicharon, pwede ka sa matataba, pwede ka sa mga matatabang pagkain. Basically, mga pritong meat. Okay, pwede ka doon. At gulay, kasi low carb. Of course, maglulose ka ng fat doon. Kasi tinanggal mo yung carbs eh. Carbs is, sa mga Pinoy ha, carbs, majority ng diet ng Pinoy ay galing sa carbs. Okay? Siguro mga 60 to 70% ng diet ng Pinoy is carbs. Siyempre, kung tatanggalin mo yung carbs, okay, ano, maglulose ka talaga ng, mas mababa yung calories ng mga kain mo, maglulose ka talaga. Okay? And, isa pang point doon, protein and fats is more filling than carbohydrates. Okay, mas nakakapuno siya, mas nakakaumay siya kumpara mo sa carbohydrates. Kasi carbs, kaya ko kumain ng ano eh, mga 10 kanin eh. Pero hindi ka pa rin nasasatisfy agad. So, compared mo kapag puro taba yung kinain mo, parang ka nang nauumay. So, isa pa, IF. Okay, diet fads. Ang point ko dito, mga diet fads, diet books, mga ganyan. May mga book about IF, may mga article sa internet about intermittent fasting. Walang special about intermittent fasting, okay? It's just that para kang nagbabudget. Okay? For example, binigyan ka ng 2,000. Ikaw na bahala kung paano magagastusin yung 2,000. Okay, kung gusto mo ng gastusin mo siya sa gabi o gastusin mo siya sa umaga o gastusin mo siya sa tanghali or maliliit na gastos, pakunti-kunting gastos, pero hanggang 2,000 ka lang. Kasi after yung 2,000, wala ka ng pera. Okay, ganun din ang concept ng calories. Lahat tayo may maintenance calories. Okay, you can lose fat sa kahit anong diet. Okay, ang importante lang, piliin mo yung diet na nai-enjoy mo. Okay? So, paano ba mahanap yung maintenance na yan? So, paano malalaman kung nasaan ang maintenance calories mo? Meaning, yung calories na required para ma-maintain mo yung weight mo ngayon. Okay? Importanteng malaman yan. So, maraming online calculators na makikita ka na mag-spit out ng number sa'yo. Komplikado kasi ito eh. Tingnan mo ha. Maraming factors dyan. Height, weight, body composition, genetics, energy levels mo, activity level mo, non-exercise activity, thermogenesis, lifestyle, habits. Okay? Ang dami pa. Kung may workouts ka pa on top of that. So, sobrang komplikado nyan kung talagang iisipin mo. So, ang sinasuggest ko, ganito. If you are kung palagi kang seated, okay, ito yung isang way. Dalawang way yung ibibigay ko sa iyo para malaman mo yung maintenance mo. Una is to multiply your body weight. Okay? So, kung lalaki ka and babae ka, okay, standardize lang natin. This is very simplified. Okay? Para lang maging simple, pero hindi ito yung kumbaga yun talaga yung paraan. Okay? This is just to simplify things. Kaya ko inano yung formula na to. Okay? Kasi may nakita akong pattern sa bawat kino-coach ko eh. So, men and women, kung palagi kang nakaupo, sedentary ang lifestyle mo, ganun ang trabaho mo talaga, laging nakaupo. Pagka pupunta ka sa school, lagi nakaupo. Pagka babiyahe ka, nakaupo na naman. Punta mo sa trabaho, nakaupo na naman. So, take your body weight right now and multiply it by 13. Okay, kung babae ka na 120, multiply mo lang by 13. Yun ang maintenance mo. Kung 170 ka na lalaki, times 13, yan ang maintenance mo. Okay, kung meron ka namang 1 hour of exercise, every 2 to 3 times a week, kung meron kang ganong exercise, for example, jogging, or nag-weights ka, or meron kang sports, or hobby lang, take your body weight, multiply it by 15. Okay, kalimitan dyan, kalimitan dito lahat,
know, bumabagsak mga tao. Ngayon, kung active ka, okay, bukod sa trabaho mo, may trabaho ka ulit. After ng trabaho mo, meron ka pang sports, sobrang active mo. Get your body weight, and kung napansin mo, mabilis talaga yung metabolism mo, get your body weight multiplied by 16. Okay, for example, ako, noon, I am 175 pounds. Okay. I work out mga 2 to 3 times a week noon. 2 times a week, never ako nag 3 times a week na. So, that's 2,265 calories ang kailangan ko para ma-maintain ko ang weight ko. Okay? So, yun. So, yun yung method number 1. Method number 2 para malaman mo yung maintenance mo. Method number 1 is multiplication. Imu-multiply mo lang yung body weight mo. Kung sedentary ka, 13. Kung medyo active ka ng konti, 15. Kung sobrang active ka, 16. So, yun yung nakita kong range na maganda. Okay? So, not everyone will fall on this category, pero medyo malapit na. Okay, mag-a-adjust ka na lang ng konti. So, method number 2, and I think ito yung mas accurate na paraan para malaman mo kung ano yung ilang calories ang kinakain mo. Method number 2 is to eat normal. Okay? Probably, kung ano yung kinakain mo ngayon at activity level mo ngayon, yan ang maintenance mo. So, for 7 days, 7 to 14 days, 1 to 2 weeks, aalamin mo yan. You will eat as normal, pero bibilangin mo ngayon. Okay, for example, normally bumubulos ka ng kanin. Okay, ngayon, bibilangin mo kung ilang takal yan. Then, search mo na lang sa Google kung ano yung ano, or MyFitnessPal kung ilang calories yon. Okay? And then, after nun, after 7 to 14 days, i-average mo yon. Yung average na yon, yan ang maintenance mo. Panigurado. Okay? So, that's method number 2. So, ngayong alam mo na kung paano hanapin ang maintenance mo, and I hope gagawin mo to in the next 7 to 14 days, alamin mo muna maintenance mo. Kasi pag hindi mo alam yan, wala kang target na makukuha. Okay? Wala kang makukuha ang fat loss. Kasi hindi mo alam maintenance mo, hindi mo alam saan ka magsisimula eh. Ngayon, kapag alam mo na saan ang maintenance mo more or less, kailangan mong gumawa ng paraan para magkaroon ng deficit o kulang. Ang tawag dyan, calorie deficit. Okay, meaning, example, ako noon, I am 175 pounds. Okay, my maintenance is 2,625 calories. Gets? Yun ang maintenance ko. Para mag-lose ako ng body fat, kailangan kakain ako ng mas less, mas konti sa 2,625 calories. Period. Okay? Saan man galing yan? Galing man yan sa chicharon, galing man yan sa lomi, galing man yan sa pansit, galing man yan sa kanin, galing man yan sa coke, galing man yan sa naubusan ako, sa itlog, galing man yan sa kape, galing man yan sa cookies, kung ano-ano, chips, or shawarma, kahit ano. Basta mas mababa sa 2,625 calories, maglulus ako ng weight. Okay, pero not necessarily fat. Okay, and that's the next point. Okay, so paano, ilan ang ibabawas ko dun sa maintenance ko? Okay, ang sabi sa research, okay, maraming nag-research dito and lahat sila nag-agree. We don't want to lose muscle mass or other lean tissue. Ang gusto lang natin body fat. Okay, para ma-create mo yung aesthetically pleasing na look. So, para daw mag-lose ka ng fat nang hindi apektado ang muscle mass mo, gym performance, energy levels mo, mood, hormones, muscle tissue, lahat. Okay, research suggests dapat 25% lang under maintenance. Okay, for example, ako,
2625 dati yung na-maintain ko na na calories per day para ma-maintain ko yung 175. Ang gusto ko 150 weight ko, which is 150 na ako ngayon. 2625 ang ginawa ko lang, kinuha ko lang ang 25% noon. So 2625 times 25% 656 minus 2625. Okay, 25% of 2625 is 656. Okay. So minus 2625 dun sa maintenance ko para ako mag-lose ng fat nang hindi apektado yung mga muscle mass and lahat, is kailangan ko kumain ng 1,900 calories a day. Okay? So yun ang number ko. Yun ang kailangan kong kainin every day para ma-lose ko yung body fat. Okay? Pero hindi pa tapos doon. Body weight pa lang yan. Meaning, pag kinain ko yan, pwede pa rin mag-lose ako ng muscle. Doon po pasok yung next point, which is macronutrients. So bago natin i-discuss ang macronutrients, pag-usapan muna natin ang pagkakaiba ng weight loss at fat loss. Okay? Weight loss, nag-lose ka lang ng body weight, pero not necessarily nag-lose ka ng fat. Okay? Maraming tao sobrang obsessed sa foods, sa body weight scale, sa scale kung ano lang sinasabi sa akin, uy, hindi ako nag-lose ngayon, patay, hindi gumagana yung diet ko. Okay? That's wrong. That's very wrong. So, dito na pumapasok yung sabi dito, hindi pagbaba ng timbang ang basehan ng kung effective talaga ang diet program mo. Kung kulang ang energy na pumapasok, force ang katawan natin na gamitin ang kung anong available source. Kalimitan, it's between fat and muscle. We don't want losing muscle tissue. Research shows malaki ang impact niya sa overall health kapag ka muscle tissue ang nawala. Okay? Ang term na weight loss para sa akin ay mali. Kasi pwedeng you lose both muscle and fat nang sabay. I tell you, hindi siya maganda tignan. Okay, papakita ko sa iyo. Kita mo na. Okay, yung lalaki parang may boobs. Yung babae parang, ewan, parang, ano, parang butot balat na. Diba? Yan yung tinatawag na skinny fat. Okay, and it's not healthy. Okay, kung titignan mo yung toned na sinasabi ng mga maraming babae, gusto ko toned tsaka may shape. Kalimitan yan, mababa ang body fat, tapos well-developed ang muscle mass. Okay? Example ko lagi dito si Pia Words pa. Okay, because she built a good muscle mass sa frame niya. And she also strength trained. So, she did a pretty good job on lowering her body fat. Hindi lang yun. She also made sure that she built muscle on the right areas. Okay, sa hips, shoulders, sa back, may konting back, konting arms. So, para fat ang mawala, kailangan alam mo ang concept ng macronutrients. So, macronutrients. Calories ang magdidikta ng weight loss. Kung gaano kalaki ang weight loss na mawawala sa iyo. 5 pounds ba? 2 pounds ba? 1 pound ba? Okay. Macronutrients ang magdidikta kung ano ang weight na nawala sa iyo. Fat ba o muscle? Gets? Okay. So, ano ba yung macronutrients? Macronutrients, yan yung go foods, glow foods, grow foods. Tanda mo yun, elementary and preschool days. Okay? Protein, carbohydrates, and fats. So, protein ang pinaka-importante sa pag-maintain ng muscle. Kasi it is responsible for building blocks yan ng muscle. Eh. So, muscle tissue eh. So fats, mas mataas ang calories niya compared sa carbohydrates and protein. Kaya may mga nagsasabi na masama ang fats. Pero hindi talaga siya masama. Mataas lang siya sa calories. Okay? Ngayon, very important ito for hormones. Kaya huwag ka masyadong kumain ng low fat. Brain function. Okay, maraming pupunta,
and kumakain ng low-fat diet, okay, nagsasuffer yung cognitive function nila, yung way nila ng pag-iisip. Okay, so that's not good. Ngayon, ang nire-recommend kong fats is in the form of healthy fats like fish oil, olive oil. So, maganda rin yun. Kaya lang, ingat ka lang. Kasi, per tablespoon ng BCO, sabi nila, oh, healthy yung BCO, virgin coconut oil. So, lalaklakin ko yan. Mali. Ang daming calories niyan. Okay, lagpas-lagpas ka pa rin. Okay. Kapag ininom mo isang tablespoon ng BCO, or para madali, baka tatlong tablespoon ka ng BCO, that is one cup of rice already. Okay? Ubos ang iyong one cup of rice. That's already mga average 300-400 calories. Okay? So, be careful with the fats. Carbohydrates. Carbohydrates ang star, ito yung mga starches. Okay? Pero ang nire-recommend kong form ng carbohydrates, and maraming Pilipino ang deficient dito, which is in the form of fiber. Okay? Fiber ay napakaraming benefit pagdating sa gut. Okay? Which is the first layer, or dyan nagdi-determine talaga kung gaano ka ka-healthy, kung healthy ang gut mo. So, fiber over starch. Prioritize fiber over yung mga kanin, kamote, patatas. Okay? So, hindi totoo na pwede mong palitan ng kamote ang kanin kasi parehas lang silang starch. Or hindi na lang ako magkakanin kasi magtitinapay na lang ako. That's wrong. It's in fact, minsan nga mas mataas pa yung calories ng tinapay na kinakain mo kasi minsan may butter yan. So, know about calories, know about these things. Madali lang to. Okay, lalo na kung malalaman mo yung method ko. So, ang buo-buo sa calories ay macronutrients. So, ngayon, ilan ang kailangan mo para fat ang kailangan mo wala? So, sabi ko nga, importante protein. Protein intake. So, dapat medyo mataas ang protein intake para ma-maintain ang lean muscle. Pero di naman sobrang taas kagaya ng exaggeration sa fitness industry. Grabe yung exaggeration nila. You don't want to eat protein ng protein lang. Okay? Hindi ganun kataas ang kailangan. Okay? And please, sa mga bumibili dyan ng mga protein shakes, sinasabi ko na sa'yo, hindi mo siya kailangan. Okay? You can get your protein on the whole foods. Okay, you buy. Okay? Ngayon, kung na-enjoy mo, masarap sa'yo, gusto mong gumastos, di, okay lang. Pero for me, hindi mo kailangan. Okay? Kasi yung iba, iniisip nila, kailangan nilang bumili ng protein supplement eh. No. Okay? Research is clear. You only need 30% protein sa total calorie intake mo. Okay? This is a research. Pwede kong i-link sa description yung research. This is research for lean athletes. Okay, mga atleta na to. Okay? Not more. Protein requirements can go up, pero sa competitors lang yon, sa mga magbabodybuilding competition, sa mga talagang nire-reach yung mga sobrang babang body fat percentage, 7% body fat below. Okay, sa lalaki, sa mga babae, 17% below. Okay, kung hindi mo ginagawa yon, then you don't need a lot of protein. For us, general population, sa atin, I recommend 30%. Okay? Di ba may total calories ka na? Okay, for example, sa akin, 1.9 ang goal ko para mag-lose ako ng weight. Okay? So, 30% nun, dapat manggagaling sa protein. Okay? So, search mo na lang kung ano yung mga protein source, magandang protein source. Okay? Fat intake. Fat intake, sabi ko nga, importante siya sa hormones and brain function. Kaya huwag mo siyang masyadong ibababa. Okay? Hinahinay lang sa pagbaba ng fat. Kasi malaki ang effect niya, malaki ang effect niya sa hormones. Men, okay, mga lalaki na typically nag-undergo ng mga low-fat diet, nawawala yung libido nila at saka yung sex drive.
okay? Literally, hindi siya maganda. Okay? Women lose their period. Apektado pa pati reproductive system. And both groups experience lower brain function. Okay? Sabi ko nga, importante siya. So, ang pinaka-best, huwag ka nang bababa. Okay? Huwag ka nang bababa sa 20 to 30% ng calorie intake mo. Dapat magagaling sa fat. Okay? So, carbohydrates. Last but not least, kung takot ka sa carbs, huwag ka matakot. Total calories pa rin ang importante. So, kung ano yung natitira doon, 30% protein, 20 to 30% fats. For example, 30% yung pinili mo, then 40% galing sa carbohydrates. Okay? Sabi rin ba, kailangan mo low carb? Hindi. Okay? Ang kailangan mo is balance of protein, carbs, and fat. Kasi pag masyado mong pinababa ang carbs, malaki rin ang effect niyan sa ano, sa mood. Okay, malaki. It helps produce serotonin. Okay, which is yung happy hormones. Okay? Kung masyado kang mababa sa carbs, probably bugnutin ka and malungkutin ka, hindi ka lagi masaya. Okay? So walang problema sa carbs, huwag ka matakot kumain ng kanin as long as you know your calories. Okay, but I recommend, sinabi ko nga, fiber over starch. Kailangan typically, kung diet ka, prioritize mo fiber. Unang-una, mas nakakapuno siya ng tiyan, mas nag-expand yung stomach mo, mabagal siya ma-digest. At the same time, ganda ng dumi mo. And maganda rin siya sa gut health. Okay? So conclusion. Paano ka papayap? Okay. First, you must know about energy, calories. Ilang calories ang nababurn mo per day para ma-maintain mo yung weight mo. Okay, period. Okay. Kalimutan mo na lahat ng alam mo ngayon sa narinig mo ngayon sa dieting. Ito yung pinaka-principle niya. Okay. Calories in, calories out. Okay. So, kailangan you create a calorie deficit. Meaning, mas mababa sa maintenance mo yung kinakain mo everyday para mag-lose ka ng weight. Okay? Technically, ang pinakamagandang calorie deficit is 25% under your maintenance. So, hindi siya ganun kalaki. Okay? Kaya I don't see the point bakit yung mga nagda-diet, sobrang konti ng kinakain nila. Which is absurd kasi fat loss, parehas din naman ang fat loss. Tingnan mo ha, for example, ito yung maintenance mo. Sinip ko lang. For example, ito yung maintenance mo. Okay? Kumain ka dito. Yung isang tao, okay, for example, si Pedro, kumain ng 1,900 calories. Okay? For example, si Pedro at si Juan, na-maintain nila yung calories nila sa 2,500 calories. Okay? Ngayon, si Pedro, masyadong aggressive. Ang ginawa ni Pedro, dun sa 2,500, ang kinain lang niya, 1,500 calories. Which is sobrang baba. Okay? Sobrang baba. Ngayon, ito si Juan, medyo matalino. Sinunod niya yung advice na to sa research na 25% lang. So, mga roughly 500 calories yung binaba niya. So, si Pedro, 1,500. Si Juan, 2,000. Sino mas malaki ang fat loss sa kanila? Answer? Same. Okay, magkaiba man sila ng weight loss, pero same lang sila ng fat loss. Gets mo? Okay, kasi meron lang maximum fat na kayang i-burn ng katawan per day. And limitado lang yon. Okay, mga nasa 25% deficit. Okay, imagine, naghirap ng todo si Pedro, pero hindi pala lahat ng weight na nawala sa kanya is fat mass. Okay, majority sa weight na nawala sa kanya is muscle mass. Kasi muscle is metabolically active. Mas mabilis siyang ma-burn kaysa sa fat mass. So, keep that in mind. Don't go below 25% deficit. Hindi siya makakatulong. Hindi rin naman fat ang mawawala sa'yo. Bakit mo pa gagawin? So, eat 25% less
Ayan, may code di ko. Oh. Example, kung 2,550 calories ang nabuburn mo per day, di 1,900 kailangan mong kainin. Not more or not less than 1,900. So, step 2, sabi ko nga, kung alam mo na yung calories, yan ang mag-determine ng weight loss. Okay? Macronutrients ang magdidikta or magdidetermine ng fat loss, kung fat ba o wala. So, dapat ang protein, 30% ng intake mo, ang fats, nasa 20-30%, and the rest is carbohydrates. Okay? Kapag ginawa mo yan, panigurado ako, papayat ka. Okay? Hindi mo kailangan ng mga komplikadong diet, kailangan mo lang maging aware kung ano yung pinapasok mo sa katawan mo. Okay? So, hope you like this vlog and this rant na mahaba about fat loss, and I hope you enjoyed lesson 1. And marami kasi nagtatanong, explain mo in detail. So, ito na yon. Make sure to, kung nagustuhan mo yung info dito and nakatulong talaga sa'yo and tingin mo may direction ka na, please share it with your friends. Baka makatulong sa kanila. Okay? And we have a Facebook page, Versusyoufitness, like the Versusyoufitness page. Instagram at Danjo Vasquez, meron tayong Instagram. And then, this is the website, yung pinag-uusapan natin ngayon, para makita mo yung images na sinasabi ko. And mabasa mo rin. Okay, mauna ka na dun sa lesson 2 to lesson 8. Check out the Pinoy Fatloss page, versusyoufitness.com/PinoyFatloss. Link will be in the description. Don't forget to subscribe sa YouTube channel natin. And please share it with your friends. Kung may tanong ka, comment below. And see you on the next... See you tomorrow on the next vlog. So, ano pa? Peace!